Then, nasa kasa. And yun nga. Confirm. Sobrang daming langgam. Behind. Kamay mo na? So, dumaan lang kami dito sa lechon ng manok. By lechon manok for lunch. Doon pala sa may chrome, yung strip, yung ano, yung chrome doon sa may bintana. Doon sila nagbahay. Buti na lang nakita agad ni RJ kahapon. Kasi, dapat chine-check talaga yung sasakyan every now and then para maiwasan yung mga ganong... Ay, dumaan na tayo dati dito, ayun na. Hindi ko na maalala, B. Ano ba yan? Daddy, oh, may ano yung tricycle? Ano yung ba nakita? So, we're currently here sa bahay to visit. Yan, so, bububunga na lang siya kasi nalagay na yung trusses niya. Another achievement na naman to, guys. And next, syempre yung plaster na ng bahay kasi hindi pa siya nagpa-plasteran. So, yung nagastos namin sa bahay, all in all, kontrata na yun actually, 120,000. Pero, pera pa yung ibang mga materials na ginamit kasi naglagay pa ulit sila ng hollow blocks. Nag-asinta pa ulit sila before yung pinaka-roof. So, pera pa yun. Bali, siguro mga kulang 140,000 roofing ng bahay namin. So, yung bahay namin is 48 lang yata o 47 square meters. Basta kulang 50 square meters lang yung pinakabahay namin. Kasi ayan lang naman yung plano namin before talaga. Super liit na bahay lang. Hindi kami nagplano ng malaki. Pero kung magpapagawa kayo ngayon, for sure, super taas na ng labor. No doubt with that naman. Kasi 2018 pa nag-start yung construction ng bahay na yan. So 5 years ago na siya. Kaya expect natin na mas mataas na ngayon yung magagastos. Kung ngayon kami nagpatayo, actually, hindi pa naman ganun kalaki yung nauubos namin dyan. Nasa ano pa lang, 800. So I think kailangan pa namin ng half ulit para ma-finish siya. Finish na siguro talaga siya nun. Meron ng ano, may pintura na. So finish na yung house. Meron na rin kitchen doon, mga bathroom. Hindi ko sure kung meron na tayong appliances sa cost na yon. Pero sana, kasi hindi natin alam kung ano na yung mga price sa darating na panahon. Pero pinoporso namin matapos kasi habang tumatagal, tumataas ng tumataas yung presyo ng bilihin. Especially gasolina, yan. So, expected na natin na pag tumaas ang gasolina, tataas din ang presyo ng lahat. Yung materials na gagamitin. Yung materials na pinakabit ko, kulay kahoy yung spandrel niya. Tapos, black yung roof. Yun, sinunod natin yung ating plan, which is this one. And sana talagang matupad natin yan kasi ako talaga mismo nag-design yan. Tagal-tagal kong dinesign yan, guys. So, aalis din kami agad ni RJ kasi talagang mag-aabot lang kami ng pangdagdag sa materials. And to check na din. Yeah! I'm so happy!
go. I thought I'd take a ride.